Magandang gabi Pilipinas, ito ang Panahon TV at narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ang low pressure area na dating Bagyong Auring ay tuluyan ng nakalabas ng Philippine Area of Responsibility at ngayon ay wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala, kasabay ng paglabas nitong LPA ay ang panibagong sama ng panahon na nagbabadyang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito ay inaasahan bukas o kaya naman ay sa Biyernes. At ayon nga kay pag-asa weather forecaster Azar Aurelio, ito ay may chance ang ma-develop sa pagiging ganap na bagyo ngunit patuloy pa rin tumutok dito sa Panahon TV para sa mga pagbababago pa dito sa low pressure area. Samantala, lalo mo bang na-enjoy ang gabi dahil sa patuloy na paglamig ng panahon? Ito ay epekto ng hanging amihan na lalo pang lumakas at ngayon ay umaabot na sa buong bahagi ng Luzon kasama rin ang Eastern Visayas. Kaya naman asahan ng maulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa rehiyon ng Ilocos pati na rin dito sa Cordillera, Cagayan Valley at pababa dito sa Central Luzon. Samantala, asahan pa rin ng maulap na kalangitan na may kasamang mga malalakas na mga pag-ulan dito sa Bicol Region at probinsya ng Aurora at Quezon. Doble ingat po sa mga nasabing lugar dahil posible pa rin ang pagbaha at ang paghuhon ng lupa. Mararanasan naman yung mga mahinang pag-ulan para dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, pati na rin dito sa Visayas kasama ang Caraga at ang probinsya ng Marinduque, pati na rin sa Romblon. Para naman dito sa Mindanao na nakaranas ng epekto ng Bagyong Auring nitong nakaraang araw, good news dahil improved weather condition na ang mararanasan, ngunit maging handa pa rin sa posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa lagay naman ng ating karagatan, nakataas pa rin ang gale warning para sa northern pati na rin sa eastern seaboards ng Northern Luzon at kasama rin ang eastern seaboards ng Central at Southern Luzon kung saan kabilang ang mga baybayin ng sumusunod. Asahan po yung malakas na pag-alon dito sa Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Northern Coast of Ilocos Norte at Isabela. Pati na rin sa Aurora, Eastern Coast of Quezon, Polillo Islands, Camarines Provinces at sa Catanduanes. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV. Marami ang nagtatanong kung magiging maulan pa rin ba sa mga susunod na araw. Alamin natin yan batay sa 3-day weather forecast ng PAGASA. Dito sa Baguio City, siguradong magiging mabenta ang knitted sweaters dahil ang temperatura dito ay mananatiling mababa. Ito ay nasa pagitan ng 12 hanggang sa 20 degrees Celsius at epekto nga nitong hanging amihan ang maulap na kalangitan na may kasamang mahinang pag-ulan. Para naman dito sa Metro Manila, bukas po ay good weather condition. Ngunit paghandaan ang maulan ng panahon pagdating sa araw ng Biyernes. Huwag mag-alala dahil muling sisikat si Haring Araw pagdating ng Sabado. Dito naman sa Cebu, bukas po ay magandang lagay ng panahon ng iiral. Ngunit kagaya dito na naranasan sa Metro Manila, sa Biyernes ay magiging maulan ng panahon. At gaganda naman ang lagay ng panahon para sa araw ng Sabado. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Para naman sa kababayan ng ating Pangulo dito sa Davao, good news dahil generally fair weather condition sa susunod na tatlong araw at ang temperatura dito ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa lahat naman ng bakasyonista dito sa Zamboanga City, good weather condition Thursday until Saturday at ang temperatura dito mananatili na nasa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Yan ang latest mula rito sa PAGASA. Para sa Panahon TV, ako po si Eunice Suntayas, nagpapaalalang sa anumang panahon, maging mapagpala sa iyong kapwa.